Palakpakan naman natin si Tess. Okay lang, hindi na ako magma-mic. Rinig niyo naman ako, di ba? Pareho lang, walang pinagkaiba, oh. Pareho lang, di ba, oh? Parang naka-mic na rin naman, eh, oh. Alright guys, good morning! Good morning! Sino po rito first timer, taas po ang kamay? First time after ng training? Okay, so ano bang pakiramdam ng first time? Sir, anong pakiramdam ng first time? Saya. Madulas daw, ano? Masakit, ano? Parang iba yun, sir, ah. Alright, so sa lahat ng first timer, gusto ko yung i-congratulate. Tanong sa akin, bakit? Bakit? Isipin mo, nung nag-aaral ka, may baon, ayaw mong pumasok. Tama, mali? Ngayon, walang baon, gabi na, pagod ka pa, nandito ka pa para mag-aaral. Baligtad? Yes. Baligtad, no? Pero alam ko, naniniwala ko, kaya ka nandito para mag-aaral kasi naniniwala ko, gusto mong tuparin yung mga pangarap ko. Tama po ba? Yes. Pwesta sa tamang lugar ka. Hindi ko sinabi yung mga nag-aaral na sa maling lugar. Nagkataon lang, may mga tinuturo sa atin na talaga namang hindi nakakayaman, pero kikita. Pero may mga tinuturo sa atin na hindi nga lang kikita, yayaman ka. Ngayon, tatanungin kita, aaralin mo na rin lang. Anong gusto mo matutunan? Yung pumita, yung yumaman? Yumaman. Pumita, yumaman? Yumaman. Kung gusto mong yumaman, meron ako maiksing kwento lang bago ako mag-start. Okay lang ba yun? Yes. Merong isang lalaki. Siya yung isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Problema, malapit na siyang kunin ni Lord. So alam niya na, may edad na. Sabi niya, sayang naman yung kaalaman ko kung ako lang ang matututo kung paano yumaman, pwede ko rin namang ituro ito sa mga tao. So sabi niya, sa lahat ng interesadong maging multi-millionaire, tuturuan ko kayong lahat. Magte-training ako sa Araneta Coliseum for 3 days. Magbabayad nga lang kayo ng 10,000. Pero, matututo kayo paano kumita ng milyon. Ang tanong, sino rito atin magbabayad ng 10,000? Oh. Lahat ng di nagtaas ng kamay, makakauwi na po kayo. Mali po kayo ng pinuntahan. Isipin nyo sa school, magkano tuition nyo, araw-araw nyo papasukan, 8 oras. Hindi naman kayo tinuruan kumita ng million-million, pero pinagtsagaan nyo. Yung 3 days lang, 10,000, million ang kapalit. Tapos ayaw nyo magbayad. Pero gusto nyo kumita ng million. Yes. Yes. Ayaw nyo maglabas ng 10,000. Politiko, ha? Gusto niyong kumita ng million-million, tama mali? Tama! Pero ayaw maglabas ng 10,000 para matuto kang kumita ng million. Eh lalo kayong walang million kung wala kayong 10,000. Hindi niyo ba naisip yung iba nag-abroad para sa 10 to 15 to 20 to 30,000 na kitaan, magkano mag-abroad? Placement fee pa lang, requirements mo pa lang, magkano na? Tama mali? Tama! So ulitin ko, kung yung lalaki na yun magpapa-seminar, 10,000 for 3 days, pag napakinggan mo, kikita ka ng million-million, magbabayad kayo? Yes! Yes. Kailangan pa kayong takutin eh. Okay na. So, first day, syempre, yung mga tao excited. Tuturo ka paano maging millionaire, hindi ka ba excited? Excited! Okay na, first day. Kunwari kayo yung audience, sa Sarneto Coliseum tayo, at ako yung lalaki, pero dito ako matanda ha. So, imagine lang na ganun. Pagpasok ko, nakita ko kayo lahat. Babati ko kayo, good morning! Good morning! Alam niyo na ba ang pag-uusapan natin ngayon? Hindi pa. O, dahil hindi niyo pa alam ang pag-uusapan natin ngayon, makaka-uwi na kayo, magkita lang tayo bukas. Saka tumalikod yung matanda. Ano, sabi ng audience? Oo. Si Raul yung matanda na yun. Pinagbayad tayo ng 10,000. Kasi tuturo niya pa yung umaman. Tumita ng milyon. Tapos, tumalikod lang. Alam ko na, nag-usap yung mga audience. Bukas, pag nagtanong siya ulit, walang sasagot na hindi pa. Sabi natin, alam na. Ano sasabihin? Alam na. Kinabukasan. Siyempre, mga tao, excited ulit. Second day, di ba? Pagdating nung matandang mayaman, bumati. Good morning! Good morning! Alam niyo na ba pag-uusapan natin ngayon? Alam na. O dahil alam niyo na ang pag-uusapan natin, makakauwi na kayo, magkita lang tayo bukas. Ano sabi ng mga tao? Puno ko matandahin ah. Mukha na utakan tayo ah. Nagbayad tayo 10,000, dalawang araw, wala nang pinag... Diba, may bukas pa. Pero kailangan, pag tinanong tayo, tama na sagot natin. Sabi ng audience, paano? Pag nagtanong siya ng alam niyo na pa pag-uusapan natin, yung kalahati sasagot ng hindi pa. Pero yung kalahati sasagot ng alam na. Okay lang ba, practice tayo? Yes. Yes. Alam niyo na pa pag-uusapan natin? Hindi pa. Alam na. Hindi pa. Alam na. Third day. Grabe, iba na yung excitement ng tao, last day. Tuturuan na sila paano kumita ng million-million. Dumating na ngayon yung matanda. Bumate. Good morning! Good morning! Alam niyo na ba pag-uusapan natin ngayon? Hindi pa! Alam na!
Hindi pa. Alam na. Okay, sa lahat ng hindi pa nakakaalam, itanong nyo sa mga nakakaalam, makaka-uwi na kayo. Thank you very much, pa. Alright, so joke lang yun. Guys, ready na ba kayo matuto? Yes! Alam nyo na ba pag-uusapan natin? Hindi pa. Alright, our training for tonight is about prospecting training. Alright? Marami po kasi dito sa business natin nag-join. Yung iba, 7 accounts pa. Tapos, after 1 week, 1 month, a few months, wala na. Hindi na nagagawa yung negosyo. Tanong sa akin, bakit? Bakit? Hindi alam kung paano in-execute. Nahirapan. Nung nahirapan, tinigilan. Naalala nyo ba nung estudyante pa kayo pag may exam? Tapos wala kang review-review? Gaano mo katagal titigan nyo isang tanong, 10 beses mo binasa, wala ka pa rin masagot? Naalala nyo? Yes. Tapos kada may tumatayo, tinititigan mo, shit, paubos kami ng paubos. Paano tapos? Mahirap? Yes. Eh pero sigurado ko, meron kayong tinatawag na favorite subject. Dahil favorite yan, lagi mong inaaral yan, ahead ka pa dyan. Tama mali. At pagdating ng exam, excited ka pa. Ang bilis mo sumagot, nakatapos ka kaagad. Kasi tingnan mo, may nakatayo. Wala, ikaw pa lang nauna. Grabe ka babae, tapos na ako. Ano? Ang bubo niyo. Nakasin yung ganun pakiramdam? Yes. Bakit madali sa'yo yung exam na yun? Simple lang. Inaral mo kasi. Tama mali. Tama. Eh, ba't yung iba exam, wala kang masagot? Yeah, simple lang. Hindi mo inaral. At pag nahirapan ka, bagsak. Tama mali. Tama. Ganun din naman ang business natin. You just need to learn this. Ngayon ang good news, wala namang exam dito. Attend ka lang ng attend. Walang bayad. Sa school, pumasok ka 1 year grade 1. Next year, balikan mo grade 1 ulit. Sabi sa'yo, bobo. Dapat grade 2 ka na eh. Tama mali. Tama. Dito kahit ulit-ulitin mo, lalo ka lang tatalino. Ito pa masarap. Try sa akin ano? Ano? Ito, libre mangopya. Sa school, bawal. Ang mangopya doon, ulit, bobo. Dito, mangopya, tatalino. Okay ba yun? Yes! Dad, kaya naman tao dito yung mayaman. Samantalang yung mga nakagraduate nandun, wala, I have nothing against employee, ha? Galing ako dyan. 15 years akong employee. So, nagukupit na kayo siguro, ilang taon na kaya to si sir? Kasi 15 years old ko lang, naging empleyado na ako. Bakit? Naghiwalay kasi yung mga magulang ko. Bakit sila naghiwalay? Simple lang. Obvious naman, di ba? Gwapo tatay ko. Parang ayaw niyong pumayag. Ayaw niyong maniwala. Tatlo lang naman nanay ko. Okay ba yun? 3-in-1? Happy kaarawan? May reserbang dalawa. Anyways, to cut the story short, 15 years old, nagtrabaho na ako, employee. Hanggang nag-retire ako ng 30 years old. So I have nothing against employee. Diyan ako galing. Pero baliktad lang talaga mundo. Noong nagtatrabaho ko, wala ako ng lahat. Nung nag-resign, nag-retire, nagkaroon ako ng lahat. So, willing ba kayong matuto ngayong gabi para makuha nyo lahat ng gusto nyo sa buhay? Yes! Alright. So, we will start at prospecting training. This is the second part part of your training. Sino naka-attend kahapon? Oh. NDO. Okay, good. Yung iba first time, second? Oh, wala problema dyan. So, the first question is, sir, paano ko ba upisan ang negosyo pag dala ko na yung package? Simple lang. Mag-imbita tayo. Yan, tanong iba, sir, bakit po ako mag- invite. Bakit nga ba? Ano sa palagay nyo? Gawin natin ganito. Mag-join ka, kunin mo yung package mo, tapos isabit mo sa cabinet mo, sambahin mo, tapos alam mo, yayaman tayo. Yaman. Yayaman ba tayo nun? Hindi. Kailangan mag? Invite. Kaya ka mag-invite kasi gusto mo magkaroon ng tinatawag nating time and financial freedom. Lahat ba tayo gusto mag-ibaluwag sa oras? Yes! Lahat ba tayo gusto mag-ibaluwag sa pera? Yes! O, bago kayo paliwanagan, meron akong gusto lang iparealize sa inyong lahat, ha? Makita na ng iba to, pero para sa mga bago, paparealize ko lang ulit. Normally, ang isang estudyante, ilang taon yan pagka-graduate ng college? Sabihin natin tuloy-tuloy. 21. Pag nagtrabaho yan, normally ilang oras ang kailangan sa trabaho? 8 hours. Ilang oras ang bayad sa nagtrabaho ng 8 hours? 8 hours. Pag nag-half day ka, ang sahod mo? Half day. Pag absent ka? No. No work, no pay. Alam naman ka ng Diyos. Absent ka na, may sahod ka pa. Walang ganon. Tama li? Tama. Ngayon, habang nagtatrabaho ka, dating ang panahon, magugulat ka, 40 years old ka na pala. Okay? Sino rito 40 years old and above na? Sino rito mga plastic ayaw umamin? Pag 40 years old ka na, ang 8 hours ba na trabaho, 8 hours din na sahod? Yes. Ang half day ba, half pay din? Yes. Ang no work ba, no pay din? Yes. Dito pa lang, dapat nag-iisip ka na. 20 years ng buhay mo, walang nagbago. Paulit-ulit. Dapat dyan pa lang, na-realize mo na yan. Nasa loob ng 20 years, parang paulit-ulit lang ang buhay ko. Ito, masakit.
Marami nga alokan ng opportunity. Maraming papakitaan ng negosyo. Yung iba nga sasali pa eh. Pero hindi naman mag-training, hindi naman mag-aaral. Hindi atin. Magugulat ka isang araw, 60 years old ka na. Tanong, yung pang 60 years old, 8 hours pa rin ang trabaho? Yes. 8 hours din pa sahod? Yes. Pag nag-half day ba yan, half pay pa rin yan? Yes. No work, no pay pa rin ba yan? Yes. Isipin mo, 20 years mo na nangyari, inulit mo pa, 40 years ng buhay mo pa, ulit-ulit. May nagbago, wala? Wala. Tapos nagtataka yung iba, bakit ganun? Parang ang hirap ng buhay, parang hindi ako yung mayaman. Eh, simple lang, kasi yung ginagawa mo, hindi naman nakakayaman eh. Pero gusto mo yung mayaman? Yes. Yes. Pero hindi mo ginagawa yung mga ginagawa na nakakayaman? Yes. Malabo? Yes. Okay. Ano yung sarili mo? Malabo ka pala sa sabaw ng pusit. Alam mo palang hindi nakakayaman yan, pero diyan mo inubos oras, pagod, kuyat, nagpapakagutom, nagpapakaliping ka dyan. Pero gusto mong yumaman. Yes. Bakit hindi mo ngayon ibus yung oras, yung effort, yung pagod mo sa mga bagay na nakakayaman? Meron ba nun, sir? Marami. At isa na kayo, narito kayo ngayon isa sa mga kumpanyang, pwede kayong payamanin. Okay? Para mas maintindihan nyo to ha, kasi sabi diba, hindi sir! Kaya hindi ako yung mayaman kasi hindi ako masyadong masipag eh. Hindi rin kasi ako masyadong matyaga. Hindi rin kasi ako masyadong matalino. Kaya hindi ba ako yung mayaman? Ah, sige ha. Normally ang tao tuwing anong buwan ang sahod? 30. At saka? 30. Okay, sabihin natin ang sahod mo January 20,000. Siyempre, pagdating ng 30, 10,000. Pagdating ng 15, 10,000. Ali 20,000. Tama rin. Sabi mo, kaya hindi ka pa yumayaman kasi hindi ka pa masipag. Yung sipag mo ay times 10 natin. Ano gabi sa sipag? Times 10. Pagdating ng 30, ano sahod mo? 10,000. Pagdating ng 15, ano sahod mo? 10,000. So pagdating ng February, nagbago pa sa January? Yes. Pareho? Yes. Pero dinobli mo na yung sipag mo. Times 10 mo na nga eh. Tama rin. Tama. O sige, baka hindi lang ako matyaga. Ita times 10 ko yung tiyaga ko ha. Times 10. Pagdating ng 30, magkano sahod? 20. Pagdating ng 15, magkano sahod? So ibig sabihin, pagdating ng March, sinipagan mo na, pinagtsagaan mo pa, oh sorry, 20 pa rin ko to. 20 pa rin yan. May nagbago, wala? Wala. Hindi kasi ako matalino, magbasa-basa nga ako ng mga libro. Basahin mo lahat ng libro. 50 Shades of Grey, para ka, basa libro, basa. Pagdating ng 30, magkano sahod? 10. Pagdating ng 15, magkano sahod? 10. Pagdating ng April, 20,000. Sa apat na buwan, dapat na-realize mo na kahit gano'ng kasipag, kahit gano'ng kasyaga, kahit gano'ng katalino pag ang sahod mo, fixed. Fixed lahat yan. Yes. Pero gusto mo yumaman? Yes. Ibig sabihin, ilagay mo yung sipag mo, yung tiyaga mo, yung talino mo, sa bagay na pwede kang yumaman. Kasi, ayan, fixed yan. Kahit hanggang December na tayo, 20,000 pa rin yan. Kaya nga 40 years ng buhay ko, wala nang bago kasi fixed yan, tinitira mo eh. Tama rin. Tama. Oh, hindi ako galit sa employment, inuulit ko lang. Meron lang kayong kailangan maintindihan. Ano po yun? Ito gusto kong maintindihan nyo at aralan nyo mabuti. Pag mula dito, hanggang dito, yung ganyang kahaba, ang tawag yan effort. Sir, ano po yung effort? Eh, halo-halo na yan. Time, money, and kung ano man ibubuhos mo dyan para mabuhos mo yan. Yung mga bagay na yan, ganito kalaki ang ubusin mo. Magpupuyat ka, magpapagod ka, magugutom ka. Ito maganda. Pagdating sa dulo, itong tuldok na to, ito yung masarap. Ang tawag dyan, income. O, tapatan tayo ha. Sino sa inyo papaya, ganito kalaki effort, ang income tuldok? Okay ba, ganyang kalaki effort, income tuldok? Yes. Okay, hindi? Hindi. Yes. Okay, hindi? Yes. Yung iba, okay. Yung iba, hindi. Katapatin kita, yung nagsabi ng okay dati, hindi rin siya. Oo. Oh. Bakit? Gaya lang. Simple lang guys. Hindi mo kasi na-realize na ang business pala sa umpisa matindi ang effort at halos walang kita. Pero habang tumatagal sa business, ang effort na babawasan kumukonti lumiliit. Darating ka pala sa punto na konti lang halos ang effort mo. Pero kasabay ng pagliit ng effort mo, kasabay naman ng paglaki ng income mo. Ano? Okay lang ba sa'yo, effort mo, tuldok, income mo, ganito kalaki? Yes! O ngayon, gusto mo na. Ito ang tawag dito, Jack. Just obey your boss. Paulit-ulit, 40 years ng buhay, wala nangyari. Dito guys, bibila ka lang, 2 to 3 years. Eh ano, kahit sabihin po natin 5 years, walang problema dyan. At least after 5 years, hindi ka na nag-commute.
At least after 5 years, hindi ka na nakikitira. At least after 5 years, nagbago na buhay mo. Hindi ka ganito, 40 years, paulit-ulit, sipaga mo, sige, tsagain mo, sige, pasahin mo lahat ng libro. Nabisahin mo yung A squared plus C squared plus B squared, square root. Punta nga natin dahil, hindi nga alam ng kapitidero yung ginagawang, anong A squared? Suklay niyo lang po ako C squared. Nagamit niyo ba talaga yon? No. O hindi pa ako galit sa mga matatalino, ha? Kasi asawa ko matalino. Hindi ako galit doon. Pinaparealize ko lang na minsan yung kaalaman mo dapat, may kinalaman talaga doon sa pagyaman. Kasi kahit kabisado mo laman ng libro, kung di ka naman pakikita yung kinabisado mo libro, para saan? Ang dami kong kakilala eh. Kabisado lahat ng character sa Clash of Clans, sa Dota. Kabisado, diba? Counter-Strike. Grabe, ang lalaki-lalaki sa mga character nila, etc. Doon na nakatira, no? Kasi tunay na buhay. Ma, ano yun? May pamasahe. Huh? Anday mong oras doon, anday mong alam doon, pero yung alam mo hindi nakayaman. O, wag ho kayong masaktan kung isa ho kayo sa mga sinasabihan ko, ha? Hindi ho ako nananakit. Kahit kailan hindi ko naging ugali magparinig, hindi ho kayo yung sinasabihan ko, yung katabi nyo. Hindi ho kayo yun, ha? Yung katabi nyo, ho. So, bahala ho kayo. Kung kayo nga ho yun. Ang tawag ho dyan, bawi-bawi. Dati rin naman ako nakaupo dyan, eh. Sabi ko sa speaker, tatawin ko, ha? Magpapakayaman ako, babawi ako. Bawi-bawi lang, magpakayaman ko kayo, makakabawi din ko kayo. So, ang gusto ko lang maintindihan ganito, walang masama sa pagkatrabaho. Walang masama dito, walang mali dito. Akin lang, huwag kang bumabad dyan, mag-aral ka na ng bagay na to. Habang ginagawa mo to, sasamahan mo lang ito. Huwag kang makontento sa 15 plus 30. Samahan mo ng 4 na Friday. Mas masarap ang 6 na sahod kaysa sa 2 lang. Tama? Huwag kang makontento sa 15 tsaka sa 30. Dapat meron kang 4 na Friday na may extra income. Tatapatin kita, walang halong plastic, 1,000 per Friday. Matutuwa ka niyan. Bakit? Eh pagdating ng 15 na katapusan, pagdating ng 14 at tsaka ng 29, treasure hunter ka na niyan eh. Di ba lahat ng baray ng pantalo mo, tinatakpak mo na? Wala ka lang pumasahin yan! Pasahin mo na yung kasya. Yun totoo! Diba? Kaya mamumutang ka na yan! Bro, ano? Pero naman, pamasahin lang, sahod naman bukas eh. Eh kung may 1,000 ka every Friday, hindi ka nang umutang. Tama, mali? Tama. Alam mo pinakamasarap? Ito, sa umpisa, pagod, gutom, puyat. Pero pagtagal, hawak mo oras mo, pero laki ng kinikita mo kaysa dito. Tandaan nyo to, dito sa umpisa pagod, hanggang sa dulo pagod, habang buhay pagod. Dito sa umpisa puyat, gutom, pagod. Pero hindi yan habang buhay, sa umpisa lang hirap, sa dulo niyan, puro sarap. Tama. Ang tanong, ano gusto? Puro hirap? O sa dulo, mas masarap? Mas masarap. Kaya kailangan ka mag-invite kasi yan ang pagkakataon para magkaroon ka ng time and financial freedom. Sir! Saan ko umpisaan? Una, mag-duplicate ka. Sir, paano ako mag-duplicate? Kailangan may business partner ka. Sir, saan ako harap ng business partner? Balik tayo. Mag-invite. Naiintindihan? Yes. Kaya lang ba't maraming hindi nag-i-invite? Hindi kasi naiintindihan kung ba't kailangan mag-invite eh. Ano ba ang role mo? Or ano ba ang goal mo? Ano ba ang mindset mo pag nag-invite? Simple lang, kailangan mo lang mag? Share. Tanong guys, gaano kahirap mag-share? Ma'am, nakaranas ka nang kumain sa masarap na restaurant? Kawawa naman si ma'am, wala pa na kay... Sinong kaibigan nito? Dalhin niyo ito sa masarap na kainan? Grabe naman, ma'am. Ano yung mga kinakainan mo, ma'am? Hindi ka mo nakatingin ka. Ah, sige, Jollibee lang. Wala masarap sa Jollibee. Yun naman pala eh. Ito naman si ma'am. Yung nakaya mong masarap, nakaranas ka na bang ikinuwento sa kainan? Alam mo, masarap yung nakain ko. Nakaranas ka na, ma'am. Eh, hindi mo ba alam na ini-invite mo na rin yung kaibigan mo kumain sa Jollibee kasi iniinggit ko siya eh. Tama, mali. Yung kaibigan mo naman ngayon kumain sa Jollibee. Nung kumain siya, ma'am, ang tanong, kumita ka ba? Pero nag-share ka. Tama, mali? Tama. Tita, meron ka na ba napunta ang magandang lugar? Wala pa din. Hindi may mga invite dito. Teka, buntok. Joke lang. Tita, di ba, alam mo, meron punta ang magandang beach, magandang lugar. Wala mga ikwento mo yan. Tama, mali? Yung kaibigan mo, na-excite pumunta naman doon. Kung sino man yung may ginasos sa sila doon, resort whatsoever, may kikita ka ba? Pero nag-share ka. Tama mali? Tama. O ngayon, uso to, uso. Noong unang panahon, pag umorder sa restaurant ng masarap na pagkain, bago kumain, nagdadasal. Tama mali? Tama. Ngayon, bawal kumain, nagkating nagpipictures. Ito lang manang susunod. Sakit lang. Eh, sika, kuha mo ko, dalipa mo. Tapos, alit na kumakain ka na, aba, busy ka ba nagpipindot, sineshare mo? Tama mali? Tama. Tapos pagka-post ang pagka-post mo ngayon, bago ka sumubo, nag-antay ka ng like at tagal mo. Like, pag-comment.
Eh, tapatan lang. Pagkagising na pagkagising mo sa umaga, anong gagawin mo? Pumunta ka ng banyo, di ba? Maghila mo sang konti, maglalagay ng manipis na makeup, susuklay ng konti mo. I woke up like this. Tama, mali. Wala nga lang plastic, may nadapa, hindi mo tutulungan. Wawa naman, nadapa. Sa panahon natin ngayon, lahat na lang gusto mong i-share. Tama, mali. Tanong ko lang, sa lahat ng shinare mo na yan, kumita ka na ba dyan? Hindi. What if may pagkakataon ka ngayon na meron kang pwedeng i-share na pwede ka na rin kumita? Maganda ba yun? Yes! Ibig sabihin, madali lang pala to kasi dati mo na pala tong ginagawa. Hindi mo lang ginagawa ngayon kasi hindi mo naiintindihan bakit ka mag-share. Yung pagkain, sinashare mo kahit walang kita. Yung ang buhay ng may buhay, sinashare mo rin. Tama na. Yun totoo. Yes. Kaya hindi na sinashare yung iba, may bagay siyang hindi naiintindihan. Number one, normal lang pala kumita sa mga kaibigan. Ang mindset kasi, pag shinare ko to kay sir at ito sumali, kikita ko ng 500, baka kasi isipin niya, pinagkakitaan mo siya eh. At ayaw nating maramdaman niya, alam mo yung mga Pinoy, ma-pride dyan. Pag napasali ko ito, baka sabihin, pinagkakitaan ko lang siya. Kaya nga Pinoy, pag may negosyo, ayaw ka negosyo yung kapwa Pinoy. Kamag-anak nga, ayaw mong i-entertain pag inalo ka ng business eh. Pero pag ibang tao nag-invent sa'yo, paano ba yan? Tama rin. Alam niyo ba sikreto bakit in-check mayayaman? Tanay sa akin, bakit? Bakit? Gusto nila, kanegosyo nila kapwa in-check. Nagtitiwala sila sa kapwa nila. Tayo Pinoy, baliktad. Kapwa mo Pinoy, wala kang tiwala. Piliin mo sa Pinoy, mandurugas. Ganun talaga, magnanakaw. Ganun sa kapwa, magnanakaw. Oh, nakakatawa pa kayo, pero maling kaisipan. Dapat suportahan mo kapwa mo Pinoy. Pag ang pamilya mo nagalok, ikaw ang unang makinig. Pamilya mo yun. Buti nga negosyo yung pinagkaabalaan eh. Tama li. Kaya hindi mo lang kasi naiintindihan na normal lang na may kita kapag ikaw ay nag-i-invite. Bakit? Business naman kasi ginawa natin eh. Tama po ba? Yes. O example na lang. Si sir, magtatayo ng restaurant. Sir, bibigyan ka ng pagkakataon makapagtayo ng restaurant. Anong pangalan ng restaurant? KR. Ano yun sir? KR's Restaurant. KR's Restaurant. Sa ilalim nakalagay, magkainan tayo. Maraming pupunta. Maraming kakain. Pero sa opening day niya, malamang sino una niya mga imbitahin? Pamilya, kamag-anak. Anak, kaibigan, kabarkada, tropa. Pag pumunta yung mga kaibigan niya at nasarapan doon sa mga hinain niya, kinabukasan pwedeng bumalik? Yes. Pero nung first day, yung patike, may bayad kaya wala? First day yon, nag-invite siya para matikman, nasarapan. Bukas pagbalik, may bayad o libre? May bayad na. Tama mali. Nagtayo siya ng negosyo eh. Eh ngayon, kung ako kakain doon, anong isipin niya? Huwag kaya ako magbenta kasi baka sabihin doon, pinagkakitaan ko siya eh. Huwag kang kakain bukas, baka pagkakita, mali eh. Hindi lang tama ang mindset mo. Diba? Pag Pasko, ang daming niluluto. Tama, may mga yema, may mga cupcake, lahat ang pwedeng irakit pag Pasko, nirarakit eh. Tama li. At bago may benta, may patikin ka, pare, tingnan mo pare. Tama? Yes. May mga makakapala mo ka, pare, isa pa nga. Tama? Pare, isa pa, pare, pare. Pare ka ba? Pare, naubos mo na. Sa prutas, alibaw, lansones, gusto mo bago ka bumili, gusto mo tumigin, tama li. Pero totoo, yung isang buong ganun, di lang naman isa kakainin mo. Uubusin mo talaga lahat yun, tama li. Tanong pa ng tanong, nakakadalawa ka na, nakakatatlo ka na, ang mahal pala ng ilong. Tama ba? Ang totoo niyan, kaya ka nagpapatikim kasi pag nasarapan siya, gusto mo siyang bumili. Tama mali? Huwag kang bumili sir, pagkakakitaan kita. Mali. Kailangan makorek sa mindset mo na hindi ka nag-imbita para pagkakitaan mo siya. Nag-imbita ka kasi kikita din siya. Yun nga lang, mauuna ka kasi nagnegosyo ka. Tama mali? Natatakot ka na pagkakakitaan mo. Limang dali, gagawin mo millionaire yan. Dapat ka, ma-excite ka eh. Pare, yung kikitain ko sa yung 500, baliwala yun sa kikitain mo kasi pwede kang magkakotse, pwede kang magkabahay. Pare, para saan yung 500 na yun? Eh, gagawin ka nga milyonaryo nito. Ewan ko lang, pag hindi ka ngayon na-excite mag-share, gagawin mong milyonaryo yung maiimbitahan mo. Huwag mo tignan yung 500 na papasok sa'yo. Tignan mo kung paano babagoy na negosyo na to yung buhay niya pag napasali mo siya. Yes. Hindi yung 500. Tama li. Yes. So, normal lang bang bayaran ka ng 500 ng kumpanya? Yes. Yes, kapalit naman itong gagawin mo siyang milyonaryo. Tama? Yes. Oh. This is better than selling a product. Guys,
mas madali naman talaga mag-invite kaysa magbenta ng produkto. Tama? Pag-invite, simple lang yan, iihi ka. Pare, sumama mo nga ako, iihi tayo. Nangyari ba yun? Yes. Mga babae, pag nalaman, powder, lahat na, nag-CRE mga babae. Tama, mali. Eto, hindi mo nga birthday, nag-i-invite ka eh. Pare, sama ka saan Sabado, ano meron? Birthday ni paring June, may inuman, sama ka. Birthday mo ba? Pero nag-i-invite ka. Tama? Eh, magbenta. Ang hirap, bakit? Aalukin mo. Palalabasin mo ng pera, etc. Mas madali po ang mag-invite kaysa magbenta. Tama, mali. Bakit? Sa pag-invite, anong kailangan? Laway. Sa pagbebenta, anong kailangan? Laway din. Pero kahit isang oras ka magsalita, pag hindi pumilihan, nga. Tama, mali. Eh sa pag-invite, maiksi lang, pukuy mo lang dyan. Pagdating dito, sino na magpapaluanag? Ikaw ba o yung speaker? Speaker. Sino na mamaos? Ikaw o speaker? Speaker. Sino titignan na masama? Ikaw yung speaker? Speaker. Sino kawawa? Ikaw o yung speaker? Speaker. Pero pag yung sumali, sino masaya? Okay. Fair ba yun? Yes. Fair yun. Bakit? Yung speaker, dati na naman nakaupo dyan, tinulungan lang din. Nagigetsyo po ba yung point? Yes. Ang madali mag-invita, no? Pangatlo, return of investment. Discount. Tanong lang, ang Pinoy ba may mahilig sa discount? Yes! Yung totoo, pag may sale na sa mall? Yes! Tama? Eh bakit ganito? Pag nagpulot ka sa tindahan, may patong, magkano? Dos. Tres. Tama, mali? Yes! Ma'am, tanong, anong pinapulot mo madalas? Smart globe saan? Saan? Magkano mga patong? Dos. Ma'am, tanong, gano'ng ka nang tagal nagpapalo? So, magkano nang naipatong sa'yo? Hindi mo nalang kung magkano? O, oh, bibigyan na ng pagkakataon ngayon. Sa palagay mo, ano mas masarap? Ikaw pumapatong, ikaw pinapatungan. Mas masarap, ikaw papatong. Masarap ba yun? Tayo papatong? Yes! Ano naman? Bakit kayo tumawa? Ano pa lang meron sa tanong ko? Parang iba yung dating sa inyo, ah. Guys, tapatan lang. Bibili ka sa tindahan, pinatungan ka ng 10, pinatungan ka ng 2. Eh, pwede ka naman magkaroon sana ng discount. Makuha mo yung binibili mong load sa mas murang halaga. Walang patong. Eh, pag may bumulit, ikaw naman ang tumatong. Tama? Yes. O, ipupusta ko sa'yo, magbayad ka sa jeep, kulang piso. Di ba, inaawin mo driver, paano? Kulang sukli, piso! Tama, mali? Yung iba ka dyan, ang tigas din naman estudyante. Estudyante po! Yun, totoo. O, yung iba nga, hindi pa senior citizen, gusto mo na may senior citizen ID ka eh. Tama, mali? Ibig sabihin, gusto mo ng discount. Tama, mali? Yes. Eh, kung gusto mo ng discount, lahat kaya ng kakilala mo, gusto rin ng discount? Yes. Eh, ba't naiya ka mag-invite? Eh, bibigyan mo nga siya ng lifetime discount. Tama ba? Tama. Yun na lang, kalimutan mo na lahat ng 1 to 10, ipakita mo lang yung discount habang buhay tayong may discount. Ano gusto mo? Habang buhay gasos, habang buhay kita? Habang buhay kita. Tapos! Tama? Yes. Saturation. Pare, ayaw ko mag-invite. Bakit? Eh, dati kasi panahon, lahat kasali na dyan eh. Baka wala na akong ma-invite pagdating ng panahon. May mga nag-iisip na ganyan at di naiwasan yan. Tama? O, eh, tanong ko muna. Ilan ba ang population ng Pilipinas sa mga may idea? 100 million na higit ako. Okay. O, ilan na ba member ng idea? 5,000 na higit. O, may tanong lang. Ilan ang 1% ng 100 million? O, yan. Mat yan, ha? Ilan? 1 million. 1 million is 1%. Ilan ang 1% ng 1 million? 10,000 yun. Ay, 10% yun pag 100,000. 10,000. So, ang 10,000 ay 1% ng 1 million. Which is ibig sabihin, sa 100 million, 0.1% yan. Wala pang 1%, 0.1 na. Eh, nasa 5 pa lang tayo. 5,000. Ibig sabihin, tayo nasa 0.05%. Niwala ka pa sa 1%. Eh, para ikaw ay mag-saturate, kailangan matamaan mo yung 100%. Eh, wala ka pa nga sa kalahati ng 1%. Tapos, sasabihin mo kagad, saturation. Take note, Pilipinas pa lang pinag-uusapan natin, eh, pwede na natin maging members, yung mga tinatawag nating foreigners. Tama, eh? Tama. Tapos, pinaproblema mo kagad, saturation. Tapatan lang. Taon-taon ba may gumagraduate sa school? Yes. Gagamit din ba ng mga cellphone yung mga yon? Yes. Ang tanong, araw-araw ba may nawawalan ng trabaho? Yes. Ang tanong, gabi-gabi may gumagawa ng bata? Yes. Ano yung problema mo sa saturation? Tama, mali? Tama. Kaya huwag mo isipin yan, okay? Eh sir, kaya ayaw ko mag-invite? Ang kumikita lang talaga yung nasa tuktok eh. Pag sinabi yung tuktok, kasunod na kagad yan. Kasi sir, ang networking, pira meeting. May mga ganyan mag-isip. Kaya ayaw mag-invite kasi feeling niya,
ang talagang kikita ay nasa tuktok. Hindi siyang nasa ilalim. Tama? Yung iba naman, kasi sir, kaya ako ayoko mag-invite. Piramiding kasi ang ganyan. Ayoko ng piramiding. Ito, mas matindi. Ayoko yan, sir. Networking is scam yan. May mga ganyan mag-isip. Tama, mali. Iwanagin natin. Iba po yung alam sa naiintindihan. Tatandaan natin mabuti, ang isang bagay, pag hindi mo alam, talaga nga namang hindi mo gagawin. Bakit? Ang isang tao, pag hindi niya naunawaan, ayaw niya magkamali. At dahil ayaw niya magkamali, hindi siya susubok. At kung ano lang alam niya, nandun na lang siya. Paalala ko lang, ang networking po ay hindi siya tinatawag na pyramid. Kasi yan ang pyramid eh. Tama, mali? Tama. At ayaw natin ang pyramid. Tama, mali? Tama. Wala may gusto nito, tama? Yes. May tanong muna ako. Sa isang kumpanya, anong pinakamataas na posisyon? CEO. CEO o kaya President. Tama, mali? Yes. Sino nasa ilalim ng CEO o nasa ilalim ng President? CEO. Vice President, yung iba internal, yung iba external, yung iba for admin, kung ano man yan. Sino nasa ilalim yan? Secretary. O, sabi natin manager. Sino nasa ilalim ng manager? Supervisor. Sino nasa ilalim ng supervisor? Employees. Ayaw mo ng pyramid, tama mali? Tama. Kasi yung tuktok lang kumikita, tama mali? Tama. Kaya ayaw mo ng pyramid. Kasi tuktok lang kumikita. Anong ayaw mo? Pyramid. Tingnan mo nga kung nasan ka? Pyramid. Pero ayaw mo yan. Ayaw mo nito? Yes. Kasi kumikita yung tuktok. Yes. Eh, ba't nandito ka? Tama. At pinapakita mo yun sa tuktok. Yes. Pero ayaw mo yan. Iba yung alam sa naiintindihan. Tatapunin kita. Kahit kailan, bilang empleyado, hindi mo maunahan ang sahod ng supervisor unless mag-promote ka. Tama. Yes. Tama. Pwede ba yun? Payslip nakalagay sa'yo, clerk. Sahod mo, 25,000. Tapos yung boss mo, supervisor, sahod, 20,000. Pwede ba yun? Yes. Eh, yung supervisor, mauna ba yung sahod ng manager? Yes. Kailangan mag-promote siyang manager para pumantay man lang. Tama li? Tama. Eh, manager, mauna ang sahod ng vice president? Hindi. Eh, yung vice president, mauna ang sahod ng CEO? Hindi. Tino mo nasa pinakailalim ka, never mong abutin yung kinikita nasa tuktok at ayaw mo niya kasi tuktok lang kung dikita. Eh, ba't nandiyan ka? Tama. Yung negosyo natin, guys, kahit may nakauna sa'yo, kung hindi yan magkatrabaho, kahit nandito ka nakapwesto, pero nagtrabaho ka ng tama, mas malaki pa kinikita mo kaysa sa mga nasa taas mo hindi nagtatrabaho. Tama li? Tama. Pero sa picture na nakita mo, ito nagbabakasyon, nagsha-shopping, patulog-tulog, ito kahit kabayo, 24 hours extension pa, overtime pa, mas malaki pa rin sahod nito. Dito kahit magpakaliping ka, hindi mo kaya abutin ang sahod niyan. Tama mali? Tama. Hindi pa ako galit sa mga corporate industry. Galing po ako dyan. I was a former team manager ng isa sa mga call center sa Makati. I was in the industry for 6 years. 6 taon po akong call boy. Makati, gumagana. Tawa naman kayo. Diba, team leader, call center, nagtatawag, diba? Ano ako, boy. Anong ginagawa sa call center? Call. E di call? Boy. Ang babae, tawag sa'yo, call? Girl. Alam, masama doon. Lihiti mong trabaho yan. Tama, li. Tama. For promotion ako as operations manager. From 40,000, gagawin akong 60,000. Yung anong narealize ko, sa MLM, ang 60,000, kayang kitain ng 2 days. E kung nakamultiple account ka pa, kaya ng 1 day. Tama, li. Tama. There's nothing wrong in employment. I have nothing against this. It's just that, mas maganda pa rin sa tinatawag nating networking. Magkaiba nga pala sila ng pyramiding, ha? Ang pyramiding, walang papel, walang opisina, walang produkto. Tao lang ng tao ang naglalabanan dyan. Tayo ba may produkto? Yes! Tayo ba may papeles? Yes! Tayo ba may opisina? Yes! So hindi tayo pyramiding. Ano tayo? Tawag sa atin, MLM. Ano ibig sabihin ng MLM? Multi-level marketing. For many generations of distributors. Kamila pa kayo sa Ibon? Yes. Natasha? Yes. Boardwalk? Yes. Sarali? Tupperware? Mondragon? Sophie? Personal Collection? Lahat yan. Yung lahat tumango, lahat yun inabutan mo. Alam natin edad mo. Pareho tayo, wala tayong pagkakaiba. Kung nagkataluman tayo sa produktong inaalok mo. Tama mali? Si Sir? Alokin niya si Sir ng lipstick. Bigyan ka ng tip. Pindihin mo muna sa sarili mo. Sabi ni Sir, suntukan na lang. Lahat ng product maganda.
pero tatapatin na kita. Hindi lahat ng product madaling ibenta. Tama. Imagine mo si sir magalok ng bra. May power. Siyempre hindi sa lalaki. Meron ba lalaki na tutot ng bra? Wala. Sa babae ngayon, tama li. Yes. Ang tanong ngayon ng babae, sir, i-demo mo nga sa akin paano isuot yan. O, wala akong against sa mga ibang company, ha? May iba nag-aalok ang tatawag nating napkin. Kailangan naman talaga ng mga babae yun. Tama li. Tama. Kaya lang, tatanungin ka ngayon, sir. Sir, ikaw ba nakagamit ka na niyan? Imagine mo ngayon, paano may kakabit yun? Gugumaha mo pa yun? Taliyaw mo, parang kapapit. Awin. O, inulit ko, lahat ng product maganda. Sadyang may mga product lang na talagang madaling ibenta. At may mga product na hindi mo kailangan ibenta eh. Kusang dipinit sa'yo. Kakatukin ka pa. Palog! Wala! Babato yung pabubungo. Magsarado ba kayo? Galing pa sa'yo. Tama li. Sa panahon ngayon, di ba rin walang makain? Basta may pa? No! Naintindihan niyo ibig sabihin? Yes! Okay? So last! Pag sumali ka rito, this is you. Pag nag-join ka, magkakaroon ka lang dalawang team. A and B. Yung A and B, hindi mo yung pahasalihin. Makinig kayo mabuti. Hindi mo yung pahasalihin para magbayad lang ng 500. Pahasalihin mo yan para matutunan gawin yung MLM. Ano nga ulit ang MLM? Multi-level marketing. Makinig lang muna. Kaya kayo nakaupo dyan, nag-aaral kayo ngayon para matutunan nyo kung paano ginagawa ito ng tama. Tama. Kasi pag natutunan nyo ito, paano ginagawa ng tama, kikita kayo ng tama. Tama. Yes. Pag hindi mo ito natutunan, may tama ka. Tama. Oh. Yang dalawa na yan, magti-training, katulad mo na natuto. Pag yan natuto, makakapag-invite. Yes! O, di pag nakapag-invite, magkakaroon din ng A&B yan. Ganon din naman ang trabaho nila. I-training nila itong mga to, papasamahan nila sa opisina para matuto. Pag yan natuto, magkakaroon din ba ng mga business partner yan? Yes! Ang tanong, habang dumadami sila sa taas, ikaw na nasa ilalim, kumikita ka ba? Yes! Akala ko ba taas lang kumikita? Tingnan mo, nasa ilalim ka, pero kumikita ka. Kaya hindi totoong taas lang kumikita. Tama. Kahit taas ang posisyon pag nagtrabaho, may kita. Wala sa taas, wala sa baba, wala sa gilid, wala sa kanan. Pinagtrabaho yun ang may kita. Tama. Kaliwanag? Yes. So, naiintindihan mo na yung mga bagay na yan, dapat hindi na problema sa iyo pag-invite. Kasi tanda nyo, pag mali ang mindset, mali ang resulta. Kasi lahat ng ginagawa mo, depende kung paano mo tinignan isang bagay. Pagbentahin ko nga kayo ng shabu, magbibenta kayo? Yes. Kasi alam nyo, ang shabu, illegal. Masama, ikamamatay mo. Tama li. Tama. Pero kung shabu, alam mo naman legal yan, sabi ko sa'yo magbenta ka ng shabu, eh bay, wala bang magbenta ka. Depende kasi sa kaisipan mo, ikaw ay kumikilos, depende sa pag-iisip mo. Tama li. Tama. Kaya if you want to have a correct results, you have to have first a correct mindset. If you want to change the fruit, you have to change the root. Tama? Yes. Alright. So sir, okay, naintindihan ko na, okay naman pala mag-invite. Paano ako mag-i-start ng pag-invite? Simple lang. Gawa ka muna ng listahan. Sino po sa inyo nakatesting na mag-grocery taas ang kamay? Oo. Oh. Yeah. Nakakita ng grocery. Grabe, ha? Di ba, pag mag-grocery ka, mag-lista ka eh. Tama, mali? Tama. Pero minsan, hindi natin inaasahan. Naglista ka nga, pero pagdating sa grocery, inaanap ko, naiwan mo. Nangyayari? Yes. Ano nga yung ginawa mo? Hindi isip ko ng isip ngayon. Ikot ka ng ikot, ikot ka ng ikot. Pag uwi mo, sigurado ka lahat ng binili mo kumpleto? Hindi. Sigurado ka lahat tama? Hindi. At ang tagal mo pang naglibot? Tama li. Pero pag may listahan ba, alam mo kung saan ka pupunta? Yes. Alam mo kung ano dadamputin mo? Yes. Mabilis, malamang pag uwi, tama kasi may listahan ka. Tama li. Tama. Pwest, pasimple natin ang negosyo. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Huwag, iwasan mo na yung pagkakamali. Ilista mo na lahat ng pwede mong imbitahin. Paano mo gagawin? Mag-write ka ng prospect list. Sir, paano ko umpisaan yan? Isipin mo yung unang 100 taong papasok sa isip mo, ilista mo silang lahat. Ilan ang iimbitay mo? Ilan? Oh, sorry, hindi mo pa iimbitahan, ililista mo pa lang. Prospect list, mag-lista ka ng 100 taong papasok sa isip mo. O, ilista mo agad, sir, 100? Parang marami na. O, tapa talaga, walang tayuan dyan sa upuan. Kaya mo magsulat ng 100 invite ngayon. O, walang halong biro. Gusto mo, umpisaan mo sa klase mo ng kinder, nursery, prep. Grade 1, grade 2, hanggang college. Umabot ka na 100? Yes. O, tapos nahihirapan kami mag-invite, no? O, bilang na tip, ba't hindi ka mahirapan? Gamitin mo tong principle na to. O, ano na-imagine? Katol. O, yung iba ayaw sa labong katol. Yung matamaw, ano na-imagine? Sa imagine, sa adok. Tama, panalo. Sa morado.
Eh, yung taong lagi nakakapak nito. Ay, God. Katol na lang. Para masaya. Okay? Pagamit natin ang tawag ding katol principle. Ano po yung katol principle? Ang unang-unang-unang mong iimbitahin yung mga taong lagi mong kasama sa buhay. Normally, kamag-anak. Family and super close friends. Tawag din sa kanila, warm market. Bakit? Eh, kasi po yun yung mga taong sayo mo sa gusto pagmulat ng mata mo nandiyan sa harap mo. Paano ba iimbitahin yung hindi mo kakilala? Eh, na nga, araw-araw mo nang kasama. Eh, mahirap bang iimbitahin katabi mo na? Kaya lang, warning po ha. Huwag kayo magulat. Normal yan. Madalas, kung sino ang kasama mo sa bahay, ito matindi. Kung sino ang katabi mo sa kama, yan ang negative sa negosyong pinasok mo. Normal yun. Kaya sa akin, bakit? Nakita ba nila yung nakita mo? Hindi. Narinig ba nila yung narinig mo? Hindi. Naunawaan ba nila yung naunawaan mo? Hindi. So in short, wala silang alam. Ang hindi ko lang maintindihan, naniniwala ka sa mga walang alam. Kaya pareho kayo ulit walang alam. Narealize mo? Oo. Ganun talaga. Bakit? Kung kanino ka makikinig, magiging ganun ka lang naman. Tama li. Tama. Pero hindi ibig sabihin, nilinegative ka, huwag mo nang gagawin to. Bakit? Hindi niya lang naiintindihan pa. Kaya mo nga siya iimbitahin eh. Pero tapatin na kita, napakahirap imbitahin niya. Tapatan lang. Ganun talaga. Party ng business mo eh. Wala kang kasing point. Alam mo, makinig kayo sa akin ha. Sino dito nahihirapan sa business? Maging honest, walang halong plastic. Yung mga tipong ilang buwan na rin ginagawa, mga 1 month, 2 months, 1 year, something like that. Walang halong plastic. Sino nahihirapan gawin ng negosyo? Taas ang kamay. Okay, good. Bakit? Imagine mo, nag-join ka rito, hindi ka malang nahirapan, milyonaryo ka agad. Pagtayo mo rito, sabi mo, sumali ako, dali, milyonaryo na ako. Eh, yung mga tao, grabe na, ka-inspire! Kaya ka nga nahihirapan kasi yan yung kwento mo pag tumayo ka rito. Para kaya mong ituro sa kanila kasi dinaanan mo yung dinadaanan nila. Kaya kung hindi ka nahihirapan, may problema tayo. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung negosyo. Guys, nothing of great is done easy. Kasi kung ang negosyo to, madali, di sana wala nagtrabaho, lahat nag-MLM na lang. Tama rin. Kaya nga marami nagtrabaho, yan ang pinakamadali. Sa totoo lang, yan ang pinakamadali. Isipin mo, umaga-umaga, pagkagising mo, nag-alarm, sa sobrang dali, ayaw mong bumangon, mag-i-snooze ka lang ng 5 minutes ulit. Ang dali, tama rin. After 5 minutes, i-snooze ka naman. Ang dali kasi, tama? Ba't ang uli, na-late ka na? Ito matindi, late ka na. Pero inihilaw pa yung sarili mo sa siyara, liligo na, ipasok eh, franchise eh. Ang dali, tama? Pagdating doon sa opisina, kakaupo mo pa lang, 8 o'clock. Tagal pa. Ang dali, tama rin. 4:30, uwi yan, 5 o'clock uwi yan, tama rin. Pero 4:30, naglilipit ka na ng mga gamit. 4:45, balinis na mesa mo. 4:50, wala ka na sa upuan, nasa ka na, nasa CR ka na. Eh, nagawa mo sa CR. Kayo yung mga kasama para kayo ang nakikipag. 1, 7, 6, 5, 2! Woo! Wow! Excited kang umuwi. Para saan? Para pumila sa MRT ng isang oras. Excited ka dun, di ba? Ang dali! It's all about perspective. Kung paano mo siya tinignan. Ako na nagsasabi sa inyo, mas mahirap ang employment. Mas madali to. Hindi mo palang ito naunawaan. Hindi mo palang natututunan. Bibigyan mo lang ng oras. Pag natutunan mo na sa'yo, na to, I'm telling you, ito na pinakamadali sa lahat. Tanong sa akin, bakit? Bakit? Eh, alin ba mas madali? Mag-isip o mangopya? Mangopya! Huwag ka na nga mag-isip, di ba? Kasi wala ka naman yan. Huwag ka na rin magdalawang isip. Wala nga. Sa opisina, manager mo to, kahit kopyahin mo trabaho niyan, sahod mo pareho-pareho. Tama rin. Tama. Gusto mo, trabaho pa yung trabaho ng presidente, pero yung pa rin naman ang sahod mo. Tama rin. Dito, pag nakukopya mo yung nagagawa ng top earner, yung kita mo pang top earner. Kung yung top earner nagdadrive ng kotse, bilang kailang buwan, sa taon, nakakotse ka na rin. Kung ano buhay ng mga ginagawa nasa task, ganun din ang magiging buhay mo. Tama rin. Tama. Eto pinakamadali, maniwala ka. Okay? So, wala mo ipitahin, warm market, negative talaga yan, wala tayong magagawa, normal yon.
Tatapatin na kita, dati ka rin naman ganun. Tapos eh. Diba? Ngayon, after mo imbitahin yung mga warm market mo na yan, punta mo na ngayon na tawag nating referral, kakilala ng kakilala mo. Yung iba naman nagarap ng mga tinatawag nating resulta. Yan yung pag in-invite mo, sabi sa'yo, sasali ako sa'yo pag... Mayaman ka na. Kumita ka na. Pag nagka-checky ka na. Pag nagka-kotse ka na. Pag may resulta ka na. Ang problema, pag narinig mo yung ganong salita, nadadown ka. Parang alam mo yun, ang bigat sa din, ha? Ina-expect ko pa naman, sasali to, kaibigan ko to eh, best friend ko to, tropa ko to, classmate ko to, girlfriend ko to eh, nanay ko to eh. Tapos sasabihin sa akin, sasali sila pag yumaman na ako, baliktad. Dapat pag narinig mo yun, lalo ka nang magiging. Dapat lalo ka ma-inspire. Dapat lalo ka ma-motivate. Bakit? Challenge nga sa'yo yun eh. Biro mo sabi niya, sasali ako sa'yo pag yumaman ka na. Bakit? Sa tingin mo, pag mayaman ka na, papansinin mo pa siya? Yeah. Sorry, I'm busy. Challenge yung sa'yo, ma-inspire ka, ma-motivate ka. Eh, hindi naman nakakayaman na pag dinimotivate ka niya, na-demotivate ka na rin. Eh, yung dati mong ginagawa, gagawin mo lang ulit. Di mo na nagbago pa rin sa buhay mo. Tama, le. Tama. Pakinggan niyo ako mabuti. If you keep on doing what the general public is doing, you'll be living like what the general public is living. Gawin mo yung hindi ginagawa na nakararami. Para yung buhay mo hindi katulad ng nakararami. Alam nga naman nagtatanong sila ng munggo, sumama ka doon, nakatanong ka ng munggo, bigay yung mangga sa'yo. Pwede ba yun? No. Munggo lang din ang Makipatay po, napapasayaw po ako. Okay, guys, I'd like you to be reminded, you have to do things differently in order for you to get things differently. Kapag pareho po kayo ng ginagawa, pareho po talaga kayo ulit ng resulta. O sige ha, tingnan natin. Si Sir, iinom ng Coke araw-araw. Si Sir, kokopya, iinom din ng Coke araw-araw. After 1 year, ano meron itong dalawa? Tama? Diabetic. Isa siguro, walang pa. Siguro, walang pa. Eto ang dalawa, mag-yossi. Dalawang kaha, araw-araw. After 1 year, ano pareho meron to? Sulong baga. Hindi ba, isa siguro may lip cancer, isa may neck, isa may throat, isa may lung cancer. Eto ang dalawa. Yung isa, araw-araw mag-network, isa araw-araw magkatrabaho. After 1 year, anong buhay meron si Sir? Patulad na empleyado. Eh si Sir, nag-network araw-araw. Hatawin niya, after 1 year, anong buhay siya? Mayaman. Eh, tulad ng networker. You have to understand kung saan mo binigay ang oras, ang effort mo. Kung ano tinutukan mo, yun ang lalago. Tama ba? Yes. So pag may nag-negative sa'yo, kung tutukan niyang negative na yan, yan lang ba tao sa mundo? Yes. Ali mas marami, yung kilala mo, hindi mo kilala? Hindi kilala. Eh, ba't tamang problema ka sa mga negative mong kilala? Ang dayo mong hindi kilalang sasamahan ka sa pagyaman, huwag mo nang pansinin yan, iwan mo na lang yan. Naintindihan? Yes! Pag yumaman ka, babalik din naman yan, yun nga lang, busy ka na. Okay? O, last. Eh, dito ang tawag natin cold market. Yan yung hindi mo kaano? Ano? As in, stranger, at mas marami yan. Sa totoo lang, sa araw-araw ba na ginawa ng Diyos pag nag-commute ka, ilan sa jeep ang kakilala mo nakasabay mo? Wala. O, ba't naman problema ka ng prospect? Napakarami nun. Tama, le. Mamaya, pag-uwi mo sa bus, ilan sa nakasakay sa bus kakilala mo? Wala. Ang dami, di ba? Hindi mo kakilala. O gusto mo may makausap sa bus mamaya? Yes. Pag-upo mo, may katabi ka. Tama, le. Tama. Yes. Tanungin mo, Kuya, may cellphone ka? May kausap ka na ba? Yes. Lilipat nga lang ng pwesto. Okay? So, guys, yan tatlo na yan. Yan ang mga pwede mong ilista doon sa 100 mo. Kaya lang, tapatin kita sa 100 iba-iba tao. May taong negative. May taong positive, may taong naghahanap ng resulta. So, sa tatlo na yan, sa tatlong klase na yan, sino ang unang-una mong iimbitahin para pasalihin dito sa negosyo? Eh, yung ba mga naghahanap ng itong mga negative, itong mga positive, itong naghahanap ng resulta? Positive. Sino may sabing positive, taas ka ba? Sino may sabing naghahanap ng resulta? Sino may sabing negative? Sino kahit anong tanong ko, walang pakialam. Una-una yung kakausapin, guys. Walang iba ko doon yung mga tao. Negative. Tara sa kapatid. Di ba negative naman, hindi naman sasali na ipag-practice na muna. Marunong ka na ba pagkasali mo? Yes. Hindi ka agad. Nag-training ka pa, marami ka pang hindi alam. Yes. Di kumausap ka ng negative, hindi naman sasali. Ipag-practice mo na lang. sumali. Di ang lupit mo na. Sa 100 na negative. 101. Sir, 100, tapos negative 100. Oo. Hinahanda lang kita.
Dahil talagang paglabas mo, ultimo yung ini-expect mong sasali, yan pa yung hindi sumasali. Nire-ready lang kita. Huwag kang mag-alala, hindi magpapayaman sa iyo yung mga ayaw. Meron at meron at merong sasali sa iyo. Tarap saan, paano? Paano? Sumali nga kayo eh. Tama? Yes. Eh di kung kayo sumali, di meron din kayo mapasali. At yung napasali mo, meron din yan. Kung gusto mong mabilis yan, training lang katapat niyan. Kaya lang yung sumali, hindi na naka-invite, hindi na kasi nag-training eh. Tama li? Tama. Alright? Now, sinong kasunod mong kakasabi after makasabi lahat ng negative? Yung bang positive, pinag-arap na resulta? Positive. So, sabi mo yung positive, bakit hanap nga niyan resulta eh? Positive. Diba? So, una ay mo yung positive. Ito nag-arap na resulta, wala kang pa resulta eh. Eh, dahil positive yan, sasali na ba yan? Yes. Marunong ka na, train ka na, tama li? Yes. O ngayon, dahil may napasali ka, may checking ka na ba? Yes. Paglabas ng checking mo, balikan mo yung mga nag-arap na resulta. Diba? Sabi mo, pag kumita ako, tasali ka na. Eto, checking ko. Tingnan mo. Mo! Balikan mo silang lahat. Okay? Kung gusto mo, chimayin ka ng mga 5,000, huwag mong in cash buo. Tag 500 para makapal ka pala yung sasampal mo. Mga joke lang yun. Huwag mo gawin yun. Okay? So, question. Pag nag-invite ba, ano ba ang meron dito? Ito ba'y para sa akin? Ito ba'y para kumita ako ng pera? Ito ba'y para makapagpa-register ako ng tao? O ito para yumaman ako? Dapat ba pag nag-invite, ganyan ang nasa isip? Yeah. Kung ganyan nasa utak niya guys, ayaw ang kayo ng tao. Ramdam po ng kausap ninyo kung ang habol mo ay 500 lang niya. Kitang-kita niya yan kung pera-pera lang. Amoy na amoy niya yan. Tama. Diba? Same lisi kung tawagin. Okay? Kapag ang pag-invite ko po ay tungkol sa ganong bagay, anong maramdaman mo? Mga hindi sumali, parang pressured ka, parang ang bigat. Parang hirap gawin ng negosyo. Bakit? Kasi alam mo, pag may senior ka, may inaabangan ka kasing kapalit. Yung tinatawag natin 500. Tama li? Kaya masakit niya, nag-invite ka, ayaw pumunta ng Ortigas. Ang sabi niya, mag-meet na lang daw kayo dun sa malapit na Starbucks sa kanila. Hindi pa kayo nag-meet, nag-compete ka na. Shit, Starbucks, isang baso, 150. Siyempre, ako din, mag-Starbucks. Dalawa kami, 300, dukot mo sa 500, pwede na to. So pagdating doon, ito matindi. Apat sila. Lipat. 500 lang dala mo. Yung pinag-ipit-ipit-ipit mong 1,000 doon para umabot ka sa pamasahe mo sa katapusan, pagdating, nagalaw muna. Ay habang nagpe-present ka, piling ko, sumuli ko. After ng presentation, ano sir? Maganda? Oo, oh, kaya tayo mag-umpisa. Pag-iisipan mo, hindi sir, makinig ka ulit, ganti yan. Ano sir, okay ba? Sige, tawagin. Ganto kasi yan, sir, eh. Malalakan mo sa ipawin, nabali ka na. Ramdam nung kausap mo kung pera-pera lang ang habol mo. Ang goal lang, mag-share. Yes. Ang goal, ipakita mo yung ganda ng negosyo. Kung hindi man niya na-appreciate yun, okay lang yan. Pwedeng hindi siya sumali ngayon, pero hindi ibig sabihin, hindi sumali ngayon, hindi na yung sasali. Sasali na naman yan pagdating ng tamang panahon. Tama, gusto mo agad sila sumali pagka-present. Tanong ko, ikaw ba na na-presentan, sumali ka ba agad? O hindi pala, hindi karma-karma lang yan. Alaman sila, nag-invite siya, pinag-intay mo, kalahating taon. Tapos gusto mo, invite mo, sumali, kalahating taon din. Karma. Ako guys, bago ako sumali, 1 year ako nag-isip. Totoo lang. Gusto mo alam kung magkano kinita ko? Gano? Wala, nag-isip nga eh. Kaya pag may na-invite ako, hindi sumali, 1 year lang din yan. Eh, ang bayan, pero mag-invite lang ulit ako. Dire-diretso lang ako, after 1 year, ano meron ako? Puro ani. Kasi nagtanim na ako na nagtanim eh. Tama li? Tama. Ganun din sa pag-invite, pag di sumali, move on lang agad. Tanim lang ng tanim, tanim lang ng tanim. O ngayon, pag-invite ka na ng Starbucks, walang wala, dalim na lang dito sa opisina. Diba, may tubig dyan, 5 baso, busog na yun. Walang gastos, tama? Ah, ito naman mararamdaman ng kausap mo. Nape-pressure, feeling niya talagang para lang sumali. Sumali siya. Tsaka hindi nila maramdaman na ang purpose mo, kaya mo sila ini-invite, is para makatulong sa kanila. Kasi nga nasa utak mo si Ninoy. Kailangan, sumali ito, kailangan makabawi ako. Ito masakit, baka nga may namasahe ka pa eh. Ako marami akong kilala, sumali sa ganito negosyo. Pagka-join, pagka-join, excited! Anong ginawa? Umuwi ng probinsya. Cebu, Bacolod, Baguio. Grabe! Pagdating ko, di naman alam kung paano mapaliwanag yung negosyo. Basta, sali ka, yaman-yaman, grabe, power! Wala na pasali, pag uwi, butas ang bulsa, ayoko lang, hirap na negosyo na yan. Nakaka-relay ba yung iba? Yes.
Diba? Huwag yun ang gawin yung mga mali namin. Kaya namin nasasabi yan, dinaanan namin yung mga bagay na yun. Okay? So, ang pag-invite guys, madali lang. Kapag nasa utak mo is, paano ba ito makakatulong sa kanila? Ano bang pwedeng i-provide nito? Ano bang pwedeng baguhin nito sa buhay ng taong ito? So, kung pakilala mo yan, madali yan. Mabawa, ang kilala mo, si Ma'am Tambay. O syempre, pag Tambay, malamang harap Tampere. Alam naman, laging sahod yan. Ma, kamasahe. Ma, tama? O kung saan mo siya, alam mo kasi ito maganda. Marami ka namang oras. Gusto mo, training tayo sa office. Libre lang naman yan. Gamitin na yung oras mo ng tama. Good news yan, 3 months, 6 months, pag natutunan mo ito, iba nakita mo. Alam mo eh, paano pag invite mo, hindi mo kakilala? Paano papasok yung negosyo sa kanya? Paano mo ipapresent yung negosyo? Paano yan magugustuhan yung negosyo? Magamit kayo yung tatawag nating form. Alam niyo ba yung form? Ano sabi ng F? Family. Ano sabi ng O? Recreation. Ano sabi ng R? Recreation. Ano sabi ng M? Message. Okay, alamin mo muna kung anong family background ang kausap mo. Ang trabaho niya, kung bakit trabaho ang pinagkakabala niya. Saan mo siya ngayon? Imbitahin, alokin, depende doon sa mga kinuwento niya sa'yo. Example, magkaiwala sila mag-asawa, maliit lang ang sahod niya, ang layo, biyahe, oras, pagod, puyat, pag Sabado, pag-FBFB lang siya. Saka may pasok niya sa idea. Alam mo, makakatulong to sa pamilya mo, lalo na malayo pala biyahe mo, total, pa-FBFB ka lang ito. Pwede mo ito gawin sa loob ng bahay, pwede mo matulungan lahat ng side na yan. Mas maintindihan niya. Yes. Mas ma-appreciate niya. Yes. And, syempre guys, ito tayo ito ha. You must be genuine and authentic, not a technique. Ano po ibig sabihin nun? Yung iba po kasi sobrang kabisado lang yung training, pero hindi na po nanggagaling sa puso pag nangausap ng kapwa-tao niya. Tandaan niyo po, iba pag ang puso ang nakipag-usap, isa utak lang nakipag-usap. Paano yun? Meron po ba rito nakaranas ng ma-hold up, taas ang kamay? Sino po ito gustong maranasan ma-hold up? Saan po kayo dadaan mamaya? Pa-experience ko po sa inyo. Joke lang. Diba, siguro naman may kakilala kayo sa buhay na hold up. Tapos, di po papasok sa school o kaya pauwi niya na hold up, kayo unang kinuwentuhan. Paano magkwento yung tao na hold up na kayo pa lang yung unang kinukwentuhan? Diba, grabe, nanginginig pa yan, maluha-luha pa yan. Yung kwento niya, detalyado, naramdam mo na parang kasama ka nung in-hold up siya. Tama, mali? Kasi pag nagsasalita siya, nanggagaling sa puso. Kaya ramdam mo yung bawat salitang sinasabi niya. Tama, mali? Tama. O ngayon na ikaw na kinuwentuhan, kinabukasan, ikukwento mo naman sa kaibigan na kilala ko kasi nanay mo, Ma, kilala mo ba si ganito, ganyan, ganun? O bakit? Kawawa naman na hold up. Ang sabi nanay mo, o talaga? Iba kasi pag galing sa isip versus galing sa puso, pag sa puso, ramdam na ang kausap mo. Tama? Tama. So, taputin na kita. Kapag sineshare mo yung business at talagang honest to goodness, ang goal mo is makatulong talaga, mararamdaman po yan ang kausap mo. Versus talagang gusto mo lang yung 500 niya para lang pain dito. Try it back. Tapos 1-5. Ramdam po talaga ng kausap niya. Naintindihan? Yes. Alright. So sir, naintindihan ko na po na kailangan galing sa puso, etc. Tanong, paano po ako mag-invite? Dalawang klase. Number 1, direct. Number 2, indirect. Direct, self-explanatory. Sabihin mo yung detalye. Para sa yung negosyo, kailan, paano. Walang paligoy-ligoy. Walang pasigot-sigot. Pag sinabing indirect, ibang impormasyon ang nakakarating doon sa tao. Hindi eksaktong iniimbita mo siya para sumali sa negosyo. Sample, proba mo. Pare, baka naman pwede mo ako samahan sa Sabado. Meron ako nakita magandang pagkakitaan. Kaya lang, alam ko, ikaw magaling dito eh. Okay lang ba? Samahan mo naman ako. Aralin natin. Kailangan ko opinion mo. Sabi mo sa akin kung maganda. Anong inihingi ko sa kanya? Opinion. Hindi ko siya direktang in-invite. Ang inihingi ko opinion. Pero pag nakapanood siya, yung opinion niya, pwede na rin yung decision sa sarili niya. Ang mahalaga lang naman, maparating mo yung tao dito. Tama? Okay. So, ano yung mga hindi mo pa? By the way, kaya walang 10 piso kasi hindi pa na-apply yung tax dyan. So, plus tax 3998. Naintindihan? Pag-test tayo, hindi pa na-apply. Okay. Ano po ang hindi pwedeng sabihin sa business? Lalo na pag may mga kachat kayo, o kaya pag may nakakwentuhan, magkano? Hanggat maaari guys, magkapit-pitan ng itlog. Ay, ako ay nag-isip, sir, wala po akong itlog. Hindi hanap ko na masakit na ipapapit-pit sa'yo. Huwag mo kasabihin yung presyo. Bakit? Ang Pinoy po, pagkausapang negosyo, utak niyan gastos. Yes. Tapos samahan ko ng 4,000. Problema nga yan, pambayad ng ilaw, tubig, kuryente. Sabi mo pa, 4,000? Paano nga naman na-attend pa yan? Isipin niya, pagko po, labas 4,000. Ayaw niya nun. Kaya pa sino may bayad mo, kaibigan mo, may bayad ba yan? Ang sarap tuktokan, di ba? Pare, negosyo to, natural, may bayad. Pero yung pakikinig, pare, libre.
So para una kayo umabot sa ganung usapan, wag mo na sabihin may presyo. Para invite kita, ano 'yon? Meron ako nakitang opportunity. Para may bayad, para wala. Bakit makikinig lang naman siya, wala namang bayad makinig, tama 'le. Tama. After napakinggan, nagka-interest, edi naunawa niya talagang may bayad, negosyo 'yung.